Sir, pinapasabi po ni Lady Prima na pinuntahan lang daw niya yung amiga niya dati. Pero babalik din siya kagad. Sir, baka meron kayong kailangan ha. Sabihin niyo lang. Salamat agad. Bumalik. Eh, paano kapag pinarusahan tayo ni Silvia? Wala akong pakialam sa kanya. Ella, hindi naman ganun yun. Paano pag kami nadamay? Kukulit nyo? Ella, ano ba? Ella, lika na. Ganda ng bahay. Kailan kaya tayo makakatira sa ganyang kalaking bahay? Ella, alam mo, dapat bumalik kita tayo sa farm. Mamaya mag-guard pa si Ma'am Sylvia eh.
Pipitas na nga lang, naudot pa. Sayang. Alam mo, Ella, may mangga nga. May kagat naman ng aso. Di na, no? Mali talaga na umalis tayo ng farm na hindi nagpapaalam eh. Yan tuloy, munti ka pa tayo napahamak. Mas mali na ginugutom niya tayo. Kung pinapakain naman tayo ni Ma'am, di naman tayo tatakas, di ba? Hindi katwiran yun, Ella. Basta, wala nang tatakas. Tsaka mali talaga yung basta-basta na lang tayong pumapasok sa bahay ng iba. Buti nga hindi tayo nakita nung may-ari eh. Kung hindi, baka kinagalitan na tayo nun. Kaya nga. Dami-dami sinasabi. Uhuhal. Nakita mo ba yung mga bata doon? Sigurado ko tatlong batang babae nakita ko eh. Nakakaawa nga sana. Sana inabutan ko para nabigyan ko man lang ng mangga. Napakaswerte pala ng mga nag-trespassing sa inyo, sir. Bibigyan niyo pa ng reward. Para sa akin lang eh, nakakaawa kasi. Sana hindi mangyari yung mga ganun sa anak ko. Yung mga maging palaboy lang. Sir, sigurado naman po ako hindi mangyayari sa anak niyan. Dahil magiging bantay sarado kayo eh. Sigurado pag-aaralin niya yan sa isang magandang eskwelahan. Pagkatapos, babiyahi kayo lagi. Pagkatapos, eh, masasarap ang ipapapakain niyo. Kaya, imposible mangyayari sa kanya. Alam mo, Gaton, pwedeng-pwede ko naman lahat gawin yan. Pero paano? Eh, hindi ko naman sila nakakasama. Wala rin akong aalagaan. Kayo? Umalis na tayo dito. Oo nga, parang sinasaniban na siya minsan eh. Eh, saan naman tayo pupunta? Paano tayo kakain? Paano pag nagkasakit ka, Lenlen? Eh, May, ilalabanan ko kahit anong sakit pa yun. Basta wag lang tayong tumanda kay Ma'am Sylvia. Eh, di ba nga, may usapan pa tayo na magtatapos muna tayo ng pag-aaral bago tayo umalis dito? Basta, ayoko na dito kay Ma'am. Mag-iipon tayo ng barya, tapos pag napuno na natin to, pwede tayong tumakas kay Ma'am. Pwede. Kailangan magdikit muna natin to.
binang, nakasampu na po ako, bale. May 10 pesos na po ako. Oh, sige, sige. Nangangati na nga yung ulo ko eh. Bukas na lang ulit. Sige po. Ito po. Oh, ito yun. Galing naman. Naku, salamat po. Sige. Mai, Ella, tapos ba kayo dyan? Opo, patapos na po. Oh, ito. Bukas pagka kung libre kayo, ulisan niyo ulit yan, ha? Opo, salamat po, ah. Sige. Dami niyo ng ipon, ah. May pinag-iipunan ba kayo? Secret! Oh, may secret ka na dyan, ha? Mai! Ella! Hoy, kayong tatlo, kaninang-kanina ko pa kayo hinahanap, ah. Sige na, uwi na! Tapos na yung pahipahinga na yan. Halika na! Balik trabaho na ulit! Tapos na po yung mga trabaho namin. Ba't sasagot-sagot ka pa? Halika, sumunod na kayo! Bilisan nyo! Halika na, umuwi na kayo! Bilisan nyo! Dali! Dali! Ay, nako talaga itong si Sylvia, oh! Kung anong bait ni Anita, siya namang nuknukan ang sama nito si Sylvia talaga. Kawawa tuloy yung mga bata eh.